Hello, welcome back to my channel again mga amigo amiga. So ngayong araw po ako po ay gagawa ng atsara. So meron na po ako ditong nagadgad at napigaan ko na po na atsara. Ito po ay 3 piraso lamang. So okay na po ito. At narito naman po ang ating mga gagamitin. Meron po ako ditong carrots, bell pepper, ang ating ginger, sliced garlic, sibuyas bombay, raisins, black ground pepper, at ang ating salt. Meron din po tayo ditong brown sugar po ang gagamitin ko dito. Ito po ay 1/2 kilo. Then, meron din po tayo ditong 1 liter ng vinegar. So, white vinegar lamang po ang ginamit ko dito. So, sa isang malinis na kaserola, ibubuhos po natin yung vinegar. Okay. Then, i-dissolve po natin yung ating sugar. So, habang wala pa pong apoy, kailangan hahaluin po natin yung ating sugar sa suka. Huwag po natin itong hahaluin pag kumulo na po yung ating suka kasi mag-i-evaporize po yung kanyang acid. Ganun daw po yun. So, yun ang pagkakaalam ko. Okay, so yan. Ilagay na natin yung ating salt. At tutunawin din po natin. Ganun din po ang pamintang durog. Ayan, hahaluin natin siya habang wala pa pong apoy. Hanggang sa matunaw po ang asukal at ang ating asin. Ganun din po ang pamintang durog. Ayan. So, yan. Ready na po itong isalang sakalan. So, ayan. Habang wala pa, hindi pa po siya kumukulo, hahaluin po natin para hindi po masunog yung ating sugar. Hahaluin po natin habang hindi pa siya kumukulo. Okay? Hanggang sa malusaw. So, ayan. Halo-halo lamang po. So, antayin natin siya maboil yung ating suka. Okay? So, ayan, kumukulo na po. Una ko pong ibubuhos muna yung ating ginger. Ayan, yung luya. Julienne. Hiniwa ko siya ng julienne. Next, ko naman pong ilalagay. So, yung ating... So, ayan. Yung ating garlic. Ayan, kakamayan ko na po. Hindi naman, malinis naman po ang aking kamay. Ibuhos na rin po yung sibuyas. So, ayan, yung mga pampalasa po muna yung ating ilalagay. So, ayan, titikman natin kung okay na. So, para sa akin po, okay na po yung kanyang tamis. So, nasa sa inyo pa rin po kung ano ang desired taste po ninyo. So, ngayon naman, ilalagay na po natin yung ating mga gulay. Ayan. Hanggang sa lumambot po. Okay. Palambutin natin mga 5 minutes. Depende po sa ano. Kailangan po kasi mahina lang po yung apoy na gagamitin natin. So, yan. Antay tayo ng konti. Okay, ayan na po. Antay natin siyang ambot. So, ayan. Ngayon naman po ay ibubuhos ko na rin o isasama ko na rin yung ating raisins. Huli po kasi natin siyang ilalagay para hindi po siya ma-overcook. Okay? So, ayan. So, antayin lamang natin siyang malambot yung ating gulay. Pwede na ang patayin yung apoy. Okay? So, ngayon, ibubuhos naman po natin yung ating mixture sa ating ginadgad na papaya. Okay? So, ang paraan pong ito, ang ating papaya po ay, o yung ating atsara, ay tumatagal po siya ng kahit 1 taon po. Kasi niluto po natin yung mga ingredients.
So ayan, hahaluin natin. Ayan, napaka dami po. Bali, dumubli po yung volume ng kanyang papaya dahil po sa mga gulay na inilagay natin. Okay. So ngayon, hahaluin na po natin siya. Ayan. Maraming gulay ang aking inilagay dito. So ayan, napakaganda po ang tingnan. Very colorful. So ngayon naman po, ay isasalin ko na po ito sa aking mga lalagyan. So ito po ay personal consumption lamang namin po, hindi po ito pang benta. So na-cool down ko na po siya. Okay. Luto na po yung ating papaya. So mayroon po ako ditong mga empty bottles. Ito po ay na-sterilize po para po siguradong malinis yung ating pag istakan ng ating atsara. So yan, ilagay ko muna yung ating atsara. Ayan. Magpipiesta po kasi kami dito. Kaya naisipan ko pong gumawa ng pansarili lamang kasi yung piyesta po namin dito ay for the family lamang po. Magla-lockdown po kasi. Kaya personal consumption lamang po ang paggawa ko nito. Ayan, maganda po kasi itong pang-balance sa mga oily foods na kinakain natin. Kasi appetizer nga po siya. Okay? So, wag nating pupunuin yung ating lalagyan kasi maglalagay po tayo ng syrup. Magbibigay tayo ng space para sa syrup. Mas maganda, mas maraming syrup, mas masarap para hindi po dry yung ating atsara. So ayan, isiksik lamang po natin. Then ilagay na po natin yung ating syrup. Ayan. So napakasarap po nitong ating atsara. Very colorful. Ayan. O di po ba? Napaka-beautiful. Wow. Pwede po itong pangregalo. Ayan. So iba't ibang klase po ng bottle ang ginamit ko dito. Kung ano lang po ang meron ako sa bahay, hindi na po ako bumili. May mga empty bottles po kasi ako, pinaglagyan ng kung ano-ano. So, ayan. Ito po ay ilalagay ko lamang po sa chiller or sa loob ng ref. So, naglalast po ito ng 6 months to 1 year. Basta nasa loob ng ref. Okay. So, ayan, nakagawa po ako ng 6. Pero iba't ibang laki po at hugis ng aking mga lalagyan. So, ayan, napakaganda po ng pagkakalagay ko. Wow! Beautiful! Okay. Ayan. Maluluto na po yung ating papaya nito. Lalo po kung nagtagal ito, mas masarap po siya. Ayan, ipapartner sa mga oily foods. Kagaya ng lechon na mapakasarap. Okay. So ngayon, meron po akong nagawa noon. So ito ay 2 weeks ago na. Napalamig ko na po yan. Nasa loob po ito ng chiller. So ayan, titikman po natin. Ang ginawa ko po kasi dito, medyo hinog na po yung papaya. Gusto ko sana siyang i-vlog. So baka kasi ano, pangit tingnan. Yun pala, masarap din siya kahit hinog na yung papaya. Hindi naman siya yung hinog na hinog, maniba lang. So ayan. Ang sarap. Talagang mapaparami ang kain po ninyo pag ito po ang ipartner nyo po. Sarap. Ayan. May atsara. Homemade atsara. Napakasarap. Subukan nyo na po mga kaamigo, kaamiga.